malinaw lang itong nangyayaring issue ngayong araw na ito. Nasa linya lang po ng telepono. Hello? Hello, apa. Opo, magandang umaga po. Good morning po. Okay, sino kaya itong ating mystery caller? Malalaman po natin yan. Ang kanyang partisipasyon sa nangyaring insidente po na yon sa pagbabalik po ng Face to Face. So parang ang sinasabi po nyo dito, Kapitan, may record po silang tatlo. Hindi, yung isa lang. Totoo ba? Yung sinabi ni Kapitan na meron kang mga dati ng mga records din na mga nakaaway dun sa lugar ninyo. Nagbabalik po ang Face to Face at nasa linya po ng telepono ang isang mystery caller. Hello, magandang araw po. Sino po sila? Si, good morning po. Si Kapitan Kay po, De La Cruz ng Barangay Rosario, ma'am. Kapitan Kay, gusto lang po naming linawin ang nangyari po, yung totoong kwento nung madaling araw na po yun na sinasabi po ni Mang Benji na siya po ay binugbog ni na Jeremiah, ni August at ni Three. Apo. Bali, ano po ba ang nangyari? Bali, kinausap ko first si Benji po, no? Si Benji. Ang claim niya lang, parang around 1 a.m., mm-hmm. Pauwi siya, para naliligaw siya since first day niya lang po dito sa barangay namin, no? Mm-mm. Then may natanungan niya yung group ng mga babae, parang binugbog agad daw siya. So hanggang pag papunta sa kanila, hindi niya naman daw pinatulan or hindi naman siya lumaban since alam niya na mga babae. Hanggang umawat, may mga umawat, hanggang makauwi na siya. Tapos, report niya na lang sa barangay. Ang tanong ko lang po, Kapitan, paano po nagawang makilala ni Mang Benji, yung sinasabi nga po niyang tatlong tomboy na bumugbog sa kanya? Bali, parang ano, may natanungan ata siya. May natanungan siya. Tapos may mga previous incidents na rin yung group din po. So, ano po yon, Kapitan? Ano po? Ano po yon? Pakiulit lang po. Hindi may previous incident na rin po yung mga group. So, ano po yung previous? Ayun yung... So para ang sinasabi po nyo dito, Kapitan, may record po silang tatlo. Hindi, yung isa lang. Okay, tatanungin ko lang po, Kapitan, si August, kung totoo po yung... totoo ba? Yung sinabi ni Kapitan na meron kang mga dati ng mga records din na mga nakaaway dun sa lugar ninyo. Nakipag-away ako dahil sa game. Okay. Pero ako yung complainant. Ako yung complainant doon. Sa pagkakataon na yun ba, Kapitan? Si August daw po ang complainant. Apo. Bali, as per ano po yun, as per statement niya rin po yun. Mm-hmm. And as per doon sa record po namin. Last question lang, Kapitan Kano. Ano ang naging desisyon ng barangay? As far as I know po, yung mga kaso po nila to each other, nag-counteran sila eh. Parang itong Benji, dinimanda yung group of girls. Opo. Tapos itong group of girls naman, dinimanda si Benji. Parang ang alam ko yung kaso nila, parang direct filing na sa police. So parang dinidiscourage ko sila na pumunta sa police o magpunta sa court. Gusto ko maayos na sa barangay. Oo, sa level pa lang po ng barangay, syempre bilang kayo po ang kapitan dun sa kanilang lugar, hangad po ninyo na maayos. Oo, ayusin na lang po doon. At hindi na umabot sa korte. Maraming salamat po, Kapitan Kay De La Cruz, ang barangay chairman po dyan sa Pasig. Sino nga ba ang nagsisinungaling sa inyo? Yan ang tanong, Mang Benji. Malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Pero ikaw, alam mo yun. Pag-ayos lang po kami sa kanya, kung aminin niya yung kasalanan sa amin. Okay, Mang Benji, ito na ang huling pagkakataon mo na umamin kung ano ang totoo sa hindi. Face to Face would like to thank AXN Time and Shapes, Placenta by Samstrip, Claims and Prints, Dr. Margie Nazal of ISA Dermatology Dentistry, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Nagbabalik pa rin po ang Face
Face to Face. Ang issue natin ngayong araw na ito, nagsimula po sa isang anon. Kapwa nakainom at ngayon po ay nagtuturoan na kung sino ang dapat managot sa bugbugan at sa nangyaring di umano ay nakawan. Gusto lang po naming marinig, Mang Benji, ang huling hirit ninyo. Ano pong nais ninyong sabihin? Ako lang po. Ako, na para tuturuan ko rin sa election para sa sunod ng pangyayari, hindi na gagawin nila. Kung may tatanong nila, kung bagong dating dyan, para hindi na gagawin nila sa sunod. Marami pong salamat, Mang Benji. Hans, ano ba ang boto? Final vote ng ating mga sausawero at sausawera sa puntong itong hindi natin alam. Nakapag-decide na yan, sino nga ba ang sinabi ng totoo? Taas na, sausawera at sausawera! Tingnan natin kung ano ang mas lamang. Parang biglang-bigla siyang bumalik ang simpatsya kay Benji nang nakararami. Maraming salamat sa ating mga sausawero at sausawera. Ngayon naman po, tatanungin natin ang final say ng ating trio tagapayo at kung ano man po ang sasabihin nila, just face it. Simulan po natin kay Attorney Acosta. Actually, nagtataka ako bakit madaling araw nasa kalye pa kayong lahat. Dapat ay kung wala naman kayong kapakipakinabang na gagawin sa kalye, ay nananahimik na kayo sa kanikanyang bahay. Isa lamang ang masasabi nga natin, may nagsisinungaling, no? Dahil sabi, ninakawan siya nitong kabila. Sabi naman ng kabila, hinipuan sila, minulesta sila. So sino ngayon nagsasabi ng totoo? Magpakatotoo tayo ngayon. Si Ma'am Benji, physical injuries. Pwede yan sa piskalya kaagad. Kayo naman tatlo, acts of lasciviousness, pwede rin sa piskalya agad. Magbabanggaan kayo sa hukuman na pare-pareho kayong maaabala, pare-pareho kayong mapeperwisyo. Eh, malaking, ano yan, ano? Abala sa buhay. Eh, yung record na sinasabi nyo naman, napansin ko, siya naman ang complainant, no? Itong grupo nila ang complainant, hindi naman sila yung assailant doon. So, yung sinasabing may record, mukhang hindi naman tama yung saltang may record itong mga batang to, no? So, kung ikaw ang complainant, ibig sabihin, ikaw umahanap ng hustisya. So, sa puntong yon, kung totoo man halimbawang kayo eh minolestya, isipin na lang yun, lasing lang ito nga eh. Aminado namang lasing, eh, nagawa niya dahil sa kalasingan. Pero, yung pagtulong-tulungan niya naman siya, hanggang sa masugatan, magdugo, at halos, baka buti hindi nga napatay, eh, palagi ko, sobra naman yung ginawa niyo. Isa-isang lasing yan eh. Tatlo kayo. So, sobra naman yung ginamit yung pwersa. So, sa araw na ito, eh napakalaking pagkakataon binibigay sa inyo ng ating minamahal na Tiang Ami, yung ating hinaangaang si Hans, para sa pamagitan ng programang Face to Face, magkaroon kayo ng peace to peace. Ika nga. O, di ba? Maraming salamat, Attorney. Si Professor Josephine. Alam mo, may kasabihan tayo, the truth will set you free. Yes, ma'am. And the best thing in life is to have, you know, peace in mind. Opo. Tama yung sinabi ni Attorney eh. Okay, nakita mo sila, bakit ka makikisaw-saw sa kanila? Okay? Dapat umalis ka, humayo ka eh. Kung dayo ka, humayo ka. Kayo namang, ano, mga kababaihan, eh, kung ang feeling natin eh, gusto nating tulungan siya, sana hindi na natin pinatulan. Pero, yun na nga, sabi nga ni Attorney, siya ay medyo nakainom, no? Nakainom. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, manghibo na siya, okay? In your defense naman, eh, hindi rin naman din tama na bugbugin niyo siya. Yun lang naman ang sabi. Marami pong salamat, Ma'am Josephine. Father Jerry? Ang ganda-ganda ng ating programa kasi face to face, nakikita natin tala iba't ibang mga faces natin. Bago tayo pumunta dito sa programang ito, nag-makeup tayo, nag-makeup ng physical face. Pero mas maganda i-makeup natin yung spiritual faces natin. No, makita natin na, Benji, may magandang face ka talaga na gusto mo bigyan ng dangal ang kababaihan. Siguro may bibigay mo pa rin uli sa kanila na mabigyan sila ng tawad mo, ng pag-unawa mo. At ang ating mga kababaihan ay talaga may bigyan din ang tunay na babae na nagpapakilala na mali pala ang pag
gagawa ng karahasan.